Hello! Welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba natin ma-access yung Microsoft Office for free online po ito. Gamit lamang yung mga browser na meron kayo dyan sa computer nyo. Pero bago po yan, meron po ako mga videos dito sa akin channel. Panoorin nyo po at for sure marami po kayong matututunan dyan. Huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga videos. At kung interesado ka sa video na to, please keep on watching. So ngayon nga, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo makakuha ng Microsoft Office for free gamit lamang yung mga browser nyo. So ito yung, hindi natin i-install itong Microsoft Office dito sa computer natin, pero ma-access natin or makagamit tayo ng mga Microsoft Office apps gamit yung ating browser lang. Okay, so ngayon, tuturo ko sa inyo from scratch. So kung paano mag-sign in, gumawa ng account, and then kung paano ma-access yung mga applications na meron tayo online or Microsoft Office application for free. Now, ngayon, magsistart tayo sa pagkakreate ng account. So, since may account na ako, gagamit ako ng incognito window. Pero kayo, kung wala pa kayong Microsoft Office account dyan sa computer nyo, pwedeng hindi na kayo gumamit ng incognito window. Pero sa akin lang, gagamit ako. Now, here, tatype ko lang dito sa address bar ay office.com. Okay, then, once you're done, click nyo lang yung enter. Then here, ito yung pinaka main interface or yung pinaka landing page ng website ng office.com. Now, dito, kailangan nyo mag-sign in. Pwede kayo mag-sign in dito, tsaka pwede tayo pwede nyo i-click yung Get Office. Pero pag kinilik nyo itong Get Office na to, parang you need to pay for it. So, kailangan bayaran nyo, mag-upgrade kayo to premium. Now, dito kasi sa tutorial ko, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makapag-access ng Office account for free. Or I mean, ng Microsoft Office application. So, first is mag-sign in muna tayo kasi kailangan ng Microsoft account. Now, dito sa sign-in page, since wala pa nga kayo Microsoft account, so magkakreate tayo ng bago. So, ang gagawin nyo lang is to click create one here. And then you will be transferred here in this first page ng pag-create ng account. Now dito, i-type nyo lang yung email na meron kayo. Make sure it's working talaga na email. So i-type nyo lang kung ano yung email nyo. So ako, type ko lang yung email ko. So ayan. So, may tatlo kayong option dyan. So, pwede kayong gumamit ng phone number. Tapos, pwede kayong kumuha ng bagong email address. So, ako gagamitin ko na yung existing na email address ko, which is yung Gmail account. So, after ko i-type dyan yung Gmail account ko, so, click ko lang siya next. And then, dito, mag-a-ask siya ng password para dun sa Microsoft account nyo. So, ito na rin yung password na gagamitin mo if you want to access yung Microsoft account mo para ma-access yung Microsoft apps. So, tatype ko lang yung password ko like that. And then, once you're done, click next. And then, dito, mapapansin nyo, you need to verify your Microsoft account. So, kailangan pumunta kayo dun sa email. May sinan sila na email account. So, you have to verify your account. So, pa-post ko muna, then ipapakita ko sa inyo. So, ito, nag-send na ng email sa akin yung si Microsoft. Okay, so dito from this email, i-verify nyo yung account nyo. So, ito, may bibigay sa inyong security code, something like that. So, kailanganin nyo yan. Itatype natin yan dyan. Itatype natin yan doon sa dito. Sa code na hinihingi niya dito. So, that's 8609. So, to-type lang natin siya, 8609. So, ganyan lang din siya. So, make sure naka-check to. And then, once you're done, click nyo lang yung next. And then, there. Wait nyo lang siya mag-process. So, it will take some time lang. Then, once you're done, yan, create your account. All you have to do is to click next. And then, ayan. So, may mga captcha something dyan. So, once you're done naman, yan, makakapag-create ka na ng Microsoft account. Okay, so, may nakalagay dyan, free office for the web.
meron kang 5 gig cloud storage, tapos if you have premium account naman, so that's 1 terabyte OneDrive storage. So hindi ito kailangan, so click nyo lang close. Okay, so once you're done, nandito na kayo sa Microsoft Office account nyo. Okay, so yung username tsaka yung password na ginamit natin kanina, yun din yung gagamitin nyo if you want to access back itong account nyo or itong Microsoft Office online. So dito on the left panel, makikita nyo dito yung different apps na meron si Microsoft Office online. So yung mga usual na apps, so meron tayong Microsoft Word here, Microsoft Excel, may PowerPoint, may Outlook, tsaka kung ano pa yung mga alam nyong Microsoft Office apps, makikita nyo dito. So let's say for example, gusto nyo mag-create ng Word document, papakita ko sa inyo. So mapapansin nyo, once you click yung icon natin ng Microsoft Word, yung interface niya dito is ng pag-create ng document. So merong blank tsaka may template tayong pwedeng piliin dyan. It's actually the same with kung ano yung application na ini-install natin in our computer. So almost the same. Meron lang ibang mga changes or mga things na wala dito. But then majority lahat ng mga options and commands na sanay kayong gamitin in Microsoft Office Word, nandito dito din. So, if you want to create blank document, just click this. Papakita ko lang sa inyo yung ayan. So, verify lang natin. And then that's it. So, yan lang siya. Mag-a-ask lang siya ng verification kapag bago kayo. And then, there. So, wait lang natin siya. So, ayan na siya. So, lalabas tayo dun sa may mismo mismong Microsoft Office app. This is for free. So, pwede nilang ma-access to again nang hindi nila kailangan mag-install sa kanilang computer. So, kung may browser lang sila, makapag-create sila ng document using Microsoft Office Word. Aside from Word nga, may mga Excel pa tayo later. Papakita ko sa inyo. So, papapansin nyo yung interface. It's almost the same. Yung mga basic formatting, nandito rin naman siya. May mga tabs pa rin tayo na that will allow you to insert pictures, tables, link, etc. So, yung mga basic commands nandito siya actually. But, kung gusto nyong gamitin yung mga advanced options ng Microsoft Office, so, you need talaga to install it. But then, kung gusto nyo yung mga students nyo makapag-create ng mga document online, kung wala talaga sila naka-install ng Microsoft Office, so, this is actually best option for them. So, yan. Kompleto pa rin yung mga tabs natin. Yung mga basic commands na dito rin siya. So, balik tayo doon sa interface natin kanina. Dito sa ating interface tuloy. Yung ating page natin kanina. So, mag-create naman tayo ng Excel. So, ganun pa rin. May options ka pa rin dito to create a blank workbook and then yung mga template. So if you want to create blank workbook, so you click that. So also here meron tayong ganun pa rin yung interface. It's almost the same, yung mga basic commands nandito pa rin, yung mga basic tabs. Ayan, may mga formula pa rin naman siya. So, kung hindi kayo maninibago, if sanay na kayo gumamit ng Microsoft Office na naka-install sa computer nyo, so, ganun pa rin naman siya actually. So, punta naman tayo dun sa PowerPoint. This is actually a best substitute, especially nasa new normal tayo. And then, hindi naman lahat ng mga estudyante merong Microsoft Office na naka-install or kaya mag-install pa ng Microsoft Office. So, this is best alternative. So, pwede silang gumamit ng Microsoft Office online. So, tignan naman natin yung PowerPoint. So, ganun pa rin. Pwede tayong mag-create ng mga presentation using the templates. And then, pwede pa rin tayong mag-create ng blank presentation. So, buksan lang natin siya. Ayan. Okay. So, ganun pa rin. It's almost the same yung interface niya. Parehong-pareho pa rin. Something like that. And then, ito automatic yung mga files na i-create nila automatic masisave doon sa may OneDrive. But then again, limited lang yung size ng drive nila. Okay. So, kailangan nila magbura, of course.
So, ganun pa rin naman siya. Ayan. So, kung gusto nyo namang i-save yung document nyo, let's say mag-type tayo, ICT Tech Guru. Ayan, mag-type tayo dyan. Na kung gusto nyo naman i-save yung document nyo, pwedeng marami tayong mga options here. So, pwedeng sa cloud storage or pwede nyo rin naman siyang i-save dun sa inyong computer. So, punta lang kayo dun sa may file menu and then click nyo lang tong save a copy. Okay? So, ito, pag kinilig nyo tong save a copy, makapag-save siya ng copy dun sa may OneDrive. Okay? So, pwede nyo rin naman siyang i-download. Click download as. So, may option dito, download a copy from your computer. So, pwede nyo i-download yung file nyo. Pwede directly i-download nyo na siya as PDF, i-download nyo siya as ODP, or i-download nyo siya as images. So, ito naman yung mga basic download options na ginagamit natin sa PowerPoint. So, ganun din sa Microsoft Excel, sa Microsoft Word. Ganito rin kung pa if you want to download your file to your computer. So, ganun lang din naman siya. So, may option din tayo for print. Ganun lang din siya. So, ito yung mga basic options lang yung meron tayo dito since online nga siya. So, if you want to print full page slide, pwedeng yung print notes, tapos may handout na may 3 slides per page. So, yun lang yung mga options. Limited nga lang siya since online tong ating Microsoft na gagamitin yan. But then, it is still a best substitute kung wala talaga yung mga estudyante nyo na Microsoft Office sa bahay. They can create document, presentation, and workbook online pa rin. Okay, so balik tayo ulit doon. Ayan. Balik tayo dun sa may home natin. So ito, ayan, dito makikita nyo yung mga recent documents na kinereate nyo. So ayan, nag-create tayo ng isang document 5 minutes ago, book or workbook, and then presentation. So, lahat ng gagawin yung mga documents or files na i-create dito, makikita nyo siya on the recent. And if you want to continue your work, you can just click it and then continue working on it. So, aside from Microsoft Office, PowerPoint, Excel, and document, papakita ko na lang sa inyo, there are other things pa na pwede nyo ma-access gamit yung inyong free account. So, click nyo lang tong, I think, create. Okay, so pwede kayong gumamit or gumawa ng forms. Or, okay, familiar kayo sa forms. Para siyang Google Forms din. But this one is yung version ng Microsoft. Form din yung tawag sa kanya. So, there are other things. May Outlook, may OneNote, may To-Do List. I think dito siya or here. Ah, ito yung mga apps. Ayan. So, once you click this, makikita nyo yung mga apps na available. Okay? Now, kung meron naman kayong account na sa Microsoft, may Microsoft account na kayo, pwede nyo nang i-install yun sa computer nyo para ma-access nyo na lahat ng mga ng features or ng mga commands doon. Pero kung wala naman, okay din naman siya. So, install nyo yung Office na yan. So, hihingian naman kayo ng Microsoft account for that. Okay? So, ayan. So, aside from the Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, marami pa kayo ditong Office applications na pwedeng gamitin. So, meron yung, nandyan yung Skype, yung To-Do, yung Calendar, itong Family Safety, Power Automate, People, something like, or Sway, if you want to create yung mga slideshow, something like that. Okay? So, yun lang for this tutorial. So, sana may natutunan kayo. And please, if you like this video, do not forget to give me a thumbs up. And subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga videos. Thank you very much for watching and see you on my next tutorial.